yung na-proposal. Sa COMELEC main office ang mga miyembro ng Akbayan Citizens Action Party upang maghain ng panibagong petisyon laban sa pagkandidato ni dating Senador Bongbong Marcos bilang Pangulo. Naging maaksyon ang umaga dito sa tapat ng Palacio del Gobernador sa Intramuros dahil sa kanila. Bandang alas 6 nang magtungo rito ang Akbayan sa pamumuno ng second nominee sa halalan na si Dr. RJ Nagit. Inihain nila ang ikalawang disqualification case laban kay Marcos. Ibig sabihin, 5 na ngayon ang mga kaso laban sa kanyang kandidatura. Mas marami yan kesa sa mga isinampang petisyon noong 2016 laban kay Senator Grace Poe na noon ay kinwestiyon ang kanyang citizenship at kwalifikasyong tumakbo bilang presidente. Pareho ang basihan ng reklamo ng Akbayan sa 4 na naunang petisyon laban kay Marcos na hindi na dapat siya payagang tumakbo sa pagkapangulo dahil minsan na siyang na-convict sa di pagsusumite ng income tax return sa loob ng 4 na taon. Anila, ang mga paglabag sa tax code ay may parusang perpetual disqualification from office. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magkaroon ng posisyon sa gobyerno kailanman. Hindi natin nahahayaan na makatakbo ulit si Bongbong Marcos kasi yung kanyang pagtakbo ay direktang insulto sa mga mamamayang Pilipino. Mas maraming mga kaso, mas mataas yung chance na ma-disqualify sana siya. Suportado ng Akbayan ang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo pero paglilinaw nila, hindi kasali si Robredo dito sa paghahain ng kasong ito. Dati nang iginiit ng kampo ni Marcos na kwalipikado siya upang tumakbong Pangulo at nakatakbo na rin daw siya dati sa ibang mga posisyon. Samantala, una namang nagtipon dito sa tapat ng COMELEC ang mga miyembro ng PDDS, ang partido na kumuha kay Senador Bongo upang makasali sa karera ng pagkapangulo sa bisa ng substitution. Panawagan nilang wag na siyang umatras mula sa karera. Umaasa naman ang PDP laban Cusi faction na magbabago ang isip ni Senator Bongo. Ayon po sa COMELEC, pwede pa rin umatras sigo hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Sa ngayon ay hindi pa formal na nagsumite ng statement of withdrawal sigo. I'll be honest with you that until now I'm praying for a miracle that he will continue. Nakaabang pa rin naman po tayo dahil officially hindi pa naman po siya talaga nag-withdraw. Yeah, in fact, so what we did lang po is to come out with the standard in case na based on his statement, kasi medyo categorical na yung statement niya noong Tuesday, nakaready po ang partido. Malaking tulong para kay Rona Rodriguez ang Medical at Financial Services ng Malasakit Center, lalo ngayong komplikado ang kanyang pagbubuntis. Medyo may problema sa pagbubuntis ko eh. Siyempre may mga babayaran, di ba? So tinuro nila ako sa Malasakit Center. Wala rin akong binayaran. Inisyatibo ni Senator Bongo ang one-stop shop na ito, kaya naman iniisip ni Rona na may epekto sa operasyon ng Malasakit Center ang desisyon ng senador na umatras sa karera sa pagkapangulo. Sayang, at least marami pa rin siyang matutulungan pag naging presidente siya. Ayon sa political analyst na si Dennis Blanco, hindi sapat ang mga ipinatayong Malasakit Center sa buong bansa para ihalal si Go bilang presidente. The awareness of the people about Bongo only came into fruition during the 2016 national election. He was the presidential aide. I think the endorsement of the presidency to Bongo is not transferable. It's not an assurance or a guarantee that Bongo would win if he's the recipient of that endorsement. Pero paano makakaapekto sa administrasyon ng pag-withdraw ng kanilang pambato sa pagkapangulo na si Senator Bongo? Sino na ang susunod na i-endorso ng Pangulo at may kasiguruduhan ba na ang susunod na i-endorso ay iboboto ng taong bayan? Dalawang senaryo ang nakikita ni Blanco. I think the president would grant the endorsement towards Bongbong and the Lakas CMD and the Unity Party that Rosara Duterte belongs on the premise that her daughter is there. If that's not possible, now he would probably coalesce or even provide the endorsement to the Manny Pacquiao PDP Laban faction or the PROMD. No. Again, on the basis of their regional affiliation, of their ethno-linguistic similarities, no, Mindanao and Visayan vote.
Dagdag pa ni Blanco, walang pagkakaiba sa ideolohiya sina Senador Manny Pacquiao at Pangulong Duterte, kaya posible na i-endorso rin ang mambabatas. Pero hindi naman nakikita ni Blanco na maaaring ikonsidera sina Senador Ping Lacson at Manila Mayor Isko Moreno. I think it's a long shot. Sa ngayon, hindi pa matansya ang mga susunod na hakbang at strategiya ng administrasyon sa kung sino na ba ang pinal nilang kandidato sa pagkapangulo para sa nalalapit na halalan.